Panginoon, salamat po, God, sa pagkakataon na ito na kung saan ay patuloy po, Diyos, na pinagpupurihan namin ang dakilang pangalan at pinag-aaralan ang iyong banal na salita. Natunay nga po na ang salita mo, Diyos, ang siyang pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Kaya sa pagkakataon na ito, God, dalangin ko patuloy na buksan mo ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. So kung handang-handa na po tayo, please open our Bible in the book of John chapter 7, verses 1 to 31. John chapter 7, verses 1 to 31. Yan po yung text po natin this afternoon, which is, ang title po niya is that Lessons We Learn in this John chapter 7, verses 1 to 31. Okay. So sabi po dyan sa John chapter 7, we're going to start on verse 1. After this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea because the Jews there were waiting to take his life. But when the Jewish feast of Tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, noong nabubuhay pa po ang ating Panginoong Jesus, meron siyang mga kapatid. Okay. Dahil sa mundong ito, tunay na si Jesus, siya po ay 100% God and at the same time, 100% human. So sa pagiging tao po niya, meron po siyang magulang dito sa mundo. Si Joseph at saka si Mary. Okay. At sabi diyan, meron siyang mga kapatid. Dahil nung siya po ay isinilang, tunay na siya ay isinilang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, no? Virgin, na nagsilang ng anak ng Diyos, at alam natin yan, walang imposible sa Panginoon, pwedeng bumalik yung kanyang pagka-virgin. But after that, siya po ay nag-asawa, no? At ang kanyang asawa ay si Joseph. So, nagkaroon sila ng mga anak. So, sila po ang tinutukoy dito na brothers ng ating Panginoong Jesus. So, sabi niya, Jesus' brothers said to him, you ought to live here and go to Judea so that your disciples may see the miracles you do. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. Parang kinukutya siya ng kanyang mga kapatid. Hindi naniniwala, no, na siya ay anak ng Diyos. Actually, kinukutya siya. Para hindi sila maniwala na there is something special tungkol kay Jesus during that time. And then sabi niya sa verse 5, for even his own brothers did not believe in him. Verse 6, therefore Jesus told them, the right time for me has not yet come. For you any time is right. The world cannot hate you, but it hates me, because I testify that what it does is evil. You go to the feast. I am not yet going up to this feast, because for me, the right time has not yet come. So alam po natin na dito makikita natin na tunay nga na may kanya-kanyang panahon. So hindi pa po right time na ipahayag niya na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Diba? There is a process pa na ginawa niya. Kaya nga kinakailangan na siya muna ay magpabautismo sa tubig. And after that, doon din siya nabautismohan ng banal na Espiritu. At doon na po nag-umpisa yung kanyang ministry, yung kapangyarihan na nakakapagpagaling ng mga may sakit, na there is power and authority. At nag-ministry lamang po dito sa mundo ito ang ating Panginoon within the period of 3 years. Nag-disciple siya. Okay. And then sabi diyan, verse 9, having said this, he stayed in Galilee,
However, after his brothers had left for the feast, he went also, not publicly, but in secret. Pumunta siya, pero hindi siya publicly. Hindi niya pinapangalandakan na ako ang anak ng Diyos na maniwala kayo sa akin. Hindi po. So, nandun na talagang tinitingnan muna niya. And then verse 11, sabi niya, now at the feast, the Jews were watching for him and asking, where is that man? So, ang kilala sa kanya, ang tawag sa kanya ay tao. Dahil tunay po na siya ay naging tao. Okay, verse 12. Wala pong problema doon dahil naniniwala tayo ng ating Panginoon Jesus ay talagang naging tao. The word become flesh, sabi na sa kanyang salita. Among the crowds, there was widespread whispering about him. Some said, he is a good man. Others replied, no, he deceives the people. But no one would say anything publicly about him for fear of the Jews. So, dito kasi makikita natin na yung iba naniniwala, pero yung iba hindi. So, nahahati din ang mga pananampalataya or mga tao during that time. Just like today, di ba? Hindi naman lahat ay naniniwala kay Jesus Christ. Yung ng iba, alam lang nila, pero hanggang doon lang. Kahit na napapakinggan nila, pero hanggang doon lang. And then sabi po dyan sa verse 14 and 15. Dito po sa verse 14 and 15, dito po natin kukuhanin yung number one lessons that we can learn from this passage. Sabi dyan sa verses 14 and 15, not until halfway through the feast did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. Verse 15, the Jews were amazed and asked, how did this man get such learning without having studied? So number one lesson po natin is that, and sharing the word of God, Bible graduate is not requirement. Okay? So in sharing the word of God, Bible graduate is not requirement. Kaya kaya hindi po tayo nakapag-aral ng theologian, hindi po tayo nakapag-graduate no, sa Bible school. We can share the word of God. Diba? Bawat isa sa atin. Mamaya nga sa devotion ninyo, diba? Yung preacher natin sa devotion mamaya, hindi rin siya Bible graduate. No? Ako na nag-share ng salita ng Panginoon, hindi rin ako Bible graduate. Hindi rin tayo theologian. But we can share the word of God. Bakit? Kasi sabi ko doon sa Matthew 28 verses 18 to 20, sabi ng ating Panginoon Jesus, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So dito, hindi niya sinabi na bago kayo mag-share or humayo to preach the word of God, kinakailangan munang pumunta kayo sa Bible school para mag-aral. Kundi dito makikita po natin na tayo po ay binigyan ni Lord. Kaya nga, this is a great commission that God has given to each one of us. No? Na ihayag natin ang kanyang banal na salita. At sabi, teaching them to obey everything. Ang pangako ni Lord, and surely I am with you always to the very end of the age. So ang ginagawa po natin, naniniwala tayo sa kanyang salita. Pinanghahawakan natin ang salita ng Panginoon. Kaya nandun po na naihahayag natin ang kanyang salita kahit na hindi po tayo nag-aral ng Bible school. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, kaya ikaw, sister, you can preach the word of God. Amen. Amen.
Because God has commissioned us to go and preach the word of God. Okay, go back to our text. In verses 16, basahin natin hanggang verse 24. Okay. Kasi dyan sa verses 16 to 24, dyan natin kukuhanin yung ating number 2, 3, 4, and 5. Okay. And then, sabi niya sa verse 16, Jesus answered, "My teaching is not my own. It comes from Him who sent me. If anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. He who speaks on his own does so to gain honor for himself, but he who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him." Verse 19. "Has not Moses given you the law? Yet not one of you keeps the law. Why are you trying to kill me?" Kasi during that time po, ng kapanahonan po ng ating Panginoon, kasi nga, they know na ang ating Panginoon Jesus, hindi yung law of Moses, yung kanyang itinuturo, kundi the law of Moses is just only shadow of the things that will come. So, ang ating Panginoong Jesus, siya yung example na ipapakita niya kung ano nga ba talaga at paano nga ba magpuri ng katotohanan sa Panginoon. Okay? So, sabi niya, no? Kaya gusto siyang patayin during that time. And then sabi niya sa verse 20, "You are devil possessed," the crowd answered, "Who is trying to kill you?" Verse 21, Jesus said to them, "I did one miracle, and you are all astonished. Yet because Moses gave you circumcision, though actually it did not come from Moses, but from the patriarchs, you circumcised a child on the Sabbath." Kasi during that time, no, during the Sabbath day, they do circumcision. And then dito sa verse 23, sabi yan, "Now, if a child can be circumcised on the Sabbath, so that the law of Moses may not be broken, why are you angry with me for healing the whole man on the Sabbath?" Ayun po yung one yung usapin dito. Kasi ang ating Panginoon, siya ay nagpagaling during the Sabbath day. Galit sila kasi nagpagaling during the Sabbath day. Imbis na matuwa sila, di ba? Kasi nga, there is healing. Nagbibigay ng kagalingan even though it is Sabbath day. And then sabi dito, verse 24, "Stop judging by mere appearances and make a right judgment." Kaya talagang itinuturo ni Lord yung katotohanan. Gusto niya na mabuksan ang spiritual na pag-unawa ng mga tao during that time. Kasi nakafocus po sila doon sa law of Moses. Kasi kung ipofocus po natin ang law of Moses, wala pong pwedeng makapag-fulfill sa atin. Hindi natin kaya. Mahuhulog at mahuhulog tayo. Hindi natin pwedeng gawin. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, we are saved by the grace of God through our faith. Ano ba ang grace? Grace means unmerited favor. Yung ibinigay ni Lord sa iyo at sa akin na hindi natin deserve. Yan ang ginagawa ni Lord. Hindi po tayo karapat-dapat na mabigyan ng biyaya ng kaligtasan. But because of our faith, nandun na tinanggap natin, naniwala tayo, yun yung susi natin. Kaya nabigyan tayo ng grace na receive natin ng eternal life. At ang napakaganda po, Jesus Christ, as we receive Jesus Christ in our life, ang halintulad, we already fulfill the law. Yun yung maganda doon. No? Kasi hindi natin kayang sundin. But because of the Lord Jesus Christ, He became a law for us. Siya yung naging batas. No? Siya yung accomplishment. Because of Him, no? He fulfilled all the laws.
Kaya ang gagawin na lamang ko ng tao is that to acknowledge and have Jesus Christ in their life. So yun po ang nais po ng Panginoon. And then sabi nito sa ating binabasa as verse 24, verse 25. Okay, hanggang doon muna tayo sa verse 24. Number 2 na makikita po nating lesson dito is that God is looking for those spirit-filled. Ang hinahanap ng Panginoon ay napuspos ng banal na Espiritu. Okay? Dahil kung mapupuspos po tayo ng banal na Espiritu, ibig sabihin, mayroong Espiritu ng Diyos na nagahari po sa buhay natin. Because of that Spirit, it gives us power, it gives us authority. Kaya tayo po ngayon ay malayang pwedeng gamitin ng Panginoon dahil may Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why we need the Spirit of God. At tingnan niyo mga kapatid, since the time in the beginning na we acknowledge Him at naramdaman natin na tayo ay nagkaroon ng Espiritu ng Panginoon dahil mayroon pong Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay natin, kaya yung mga bagay-bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, yung mga espiritu, maraming klaseng espiritu, lumalayas sila. Kaya may pagbabago, no? Nagkakaroon tayo ng deliverance bawat isa sa atin. Kung dati ang galing-galing mong magsalita ng masama, oops, sandali, nababawasan hanggang sa hindi ka na nagsasalita ng masama. Kung nung napakasuplada mo, oops, sandali, hindi ka na masyado, nakikita mo na mayroong natatanggal, especially in our attitudes, in our behavior. Bakit? Because we have the Spirit of God dwells within us. So dahil mayroong Espiritu ng Diyos na nananaman po sa buhay ng bawat isa sa atin, so kung alam ang klaseng Espiritu yung meron sa atin, yan hindi siya mapakali. Sasabihin, lalayas na ako. Kasi andito na yung Espiritu ng Panginoon. Yun po yung nangyayari, kaya kinakailangan po ng bawat isa sa atin ay makuspos ng banal na Espiritu. At huwag natin hahayaan na mawala ang Espiritu ng Diyos na nagahari sa buhay natin. Even right now, meron pong tug of war na nangyayari, isn't it? May labanan doon sa loob. No. So, hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang palagi manalo. We are not yet perfect, no? Magiging perfect po tayo pagdating ng panahon. Okay? Kaya may pagbabago. Nakikita natin yung binabago po tayo ng Panginoon. And then, sabi natin, God is looking for those Spirit-filled. Sabi doon sa John 4 verses 23 to 24, ito po yung ating supporting verse kasi sinulat po ito. And John chapter 4 verses 23 to 24, sabi niya dyan, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. And then verse 24, sabi niya, God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon Jesus sa Samaritan woman. Isn't it? Kasi ang kwento during that time, in John chapter 4, merong Samaritan woman na mag-iigib ng tubig sa tanghaling tapa. Bakit? Kasi ayaw nang mag-chismis siya. Kasi ngayong klase ng buhay, meron siya, marami siyang asawa. So, pipiliin niya na sa tanghaling tapat para walang makakita sa kanya. Pero during that time, ang ating Panginoon Jesus ay nandun po sa balon na kung saan doon magsasalong ng tubig ang Samaritan woman na ito. And then, nag-usap sila hanggang sa sinabi ng ating Panginoon Jesus, tawagin mo yung asawa. Sabi niya, wala akong asawa. Sabi ni Lord, tunay, wala akong asawa. Dahil yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. At sinabi pa niya kung pangilan. No? So doon, itong Samaritan woman, naniwala siya na ito na kaya ang Mesiya. So makikita natin dito sa kwento dito sa John chapter 4,
ng Samaritan woman na ito, di ba naging picture? Kasi inihayag niya na sabi niya, tingnan ninyo, siya na ba ang Misaya? Yan ang sabi ng Samaritan woman na ito. At ito po, nung nag-uusap sila, kasi sabi ng Samaritan woman, ay alam ko, kasi sa lugar na ito, sabi niya, dito pupurihin ang Panginoon. Kaya sinabi ni Lord, time will come. God is looking for true worshipers, those who will worship Him and spirit and in truth. At yan na po yung kapanahunan din natin ngayon. Which is, God is looking for a true worshiper. Kaya kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil ang status po natin ngayon, qualified tayo dito sa true worshipers na hinahanap ni Lord. Bakit tayo naging qualified? Because we have the Spirit of God. Nagpupuri tayo sa pamamagitan ng Espiritu dahil ang Diyos na sinasamba natin, sabi niya, God is Spirit. So, dahil mayroon tayong Espiritu ng Diyos na nanahas sa atin, so, pwede tayo makapagpuri sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu. At ano naman po yung katotohanan? The truth is the Word of God. Kaya kasama po sa pagpupuri natin every time, nandun na tayo ay nag-aaral, nandun na tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Dahil ang katotohanan po, ang Kanyang salita, pag sinusunod po natin ang Kanyang salita, alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay nagiging maayos. Kahit na maraming testing, maraming trials na nangyayari sa buhay, as we have the Word of God na siyang mirror or mapa ng buhay natin, igagay po tayo ng salita ng Panginoon. Kaya wala na po sana magtatanong sa atin, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Kapatid, if you are obeying the Word of God na pinapakinggan mo, you are doing the will of God. Kaya tayo nakikinig so that we will know the will of God. And we need to obey. At sa pag-obey natin, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin, it is the will of God. Kaya wala na po sana magtatanong, Lord, ano ba ang will ko? Will mo, Lord, sa buhay ko? Kapatid, kaya nang pinapakinggan mo ang salita ng Panginoon, what you need to do is to obey the Word of God na napapakinggan mo. As you obey the Word of God, you are doing the will of God in your life. Ayan, so God is looking for those spirit-filled. Number three is that God is the one who give wisdom and knowledge. God is the one who give wisdom and knowledge. Ang wisdom and knowledge po, ang karunungan, kagalingan na nanggagaling sa Panginoon, pwede po niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Proverbs 2 verses 3 to 6. Sabi po sa kanyang salita, and if you call out for insight and cry aloud for understanding. Verse 4. And if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. And verse 6. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. So, kung gusto po natin magkaroon ng wisdom in marriage, of course, patuloy tayong lumapit sa Kanya, patuloy po na tayo magkaroon ng takot. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi nga alin niya sa Kanyang salita. No? At ang pagkatakot sa Diyos, nagpapatunay lamang na meron tayong takot sa Diyos, pag tayo po ay takot gumawa ng kasalanan. Okay? Pag natatakot kang gumawa ng kasalanan, ibig sabihin, meron kang pagkatakot sa Diyos. Kasi alam mo na ang paggawa ng kasalanan ay hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon. At ang kasalanan na yan, yan ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Okay? Kaya dito makikita po natin
na tunay na ang Diyos po, He can give wisdom and knowledge to all of us. We need wisdom and knowledge that comes from the Lord. Upang sa ganon, sa pagdidesisyon po natin sa buhay natin, alam natin ang tama. At ang salita ng Diyos, it gives us wisdom. Kaya ang tao merong salita ng Diyos sa kanyang buhay, ang tao na nakikinig, nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, siya po ay isang taong matalino. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Kung meron siyang salita ng Diyos sa kanyang buhay, ayan, matalino. Kaya wala pong pagsasabi sa atin na, ay naku naman, napakamangmang po sa mundong ito. Hindi ka mangmang, kapatid. Pag ikaw ay mayroong salita ng Diyos sa iyong buhay, ikaw ay isang taong matalino. Okay? Kasi meron tayong gabay, no? Merong nagtuturo at nagtutuwid sa atin, binibigyan niya tayo ng tamang desisyon. Kaya kailangan po natin ang wisdom. Especially kung mayroong mga testing, trials, problema sa buhay. We need wisdom and understanding. Para sa ganun ay hindi po magkagulo-gulo yung problema mo. Imbis na masosod, magdadagdagan. But if you have wisdom and knowledge that comes from the Lord, makikita mo, yan, unti-unti, no, hindi mo na mamalayan, yun pala solve na ang problema mo. At minsan, di ba, ang problema natin, wala ka namang ginawa, pero nasolve ang problema, no, sino ang nakaranas sa inyo? And sometimes, ang problema natin, ang hinihintay lang pala paglipas ng panahon. No? Paglipas lang ng panahon. May mga ganong problema na nasusolusyonan ang problema natin, ang kailangan lang ay paglipas ng panahon. And then, marirealize mo, ay, wala na yung problema. Everything is okay na. Ah, ganun pala. So, ang Diyos po talagang matalino. His thoughts are higher than our thoughts. And His ways are higher than our ways. Okay? Another po na makikita natin dito na lesson, knowledge of man is foolishness to God. Knowledge of man, ang karunungan ng tao, it is foolishness to God. Kaya kahit pala na nag-doctorate ka dito sa mundo ito, nag-masteral ka, lahat na lang, nandun na pinakamataas na kurso, edukasyon, ay kinuha mo na. Pag walang Diyos sa buhay, you have a knowledge na sa mata ng Panginoon, foolish lamang po. Kaya tingnan ko ninyo. Actually, matatalino ang mga lawyers. At gumagamit din sila ng Bible. Meron silang kurso na ginagamit nila ang Bible. Kasi tingnan ko ninyo, sa batas, some of the verdict or yung ibinibigay nilang verdict, it comes from the Word of God. No? Ang batayan nila, some of that, nandun sa salita ng Panginoon. Nakabase sila. Pero yung kanilang pang-unawa, knowledge lamang po dito sa mundo. Hanggang dito lamang sa mundo. Hanggang doon lamang yung alam nila, yung karunungan na meron sila. Kaya kahit na ikaw yung pinakamatalino sa mundo ito na ang katalinuhan mo, dahil ikaw yung suma kung laude sa lahat ng kursong kinuha mo, pag walang Diyos, still pa rin po that kind of knowledge, it is foolishness in the sight of God. Tatalunin pa niya yung hindi nakapag-aral na mayroong salita ng Diyos sa kanyang buhay. Mas matalino yung tao niyan kaysa doon sa nakapag-aral na walang salita ng Diyos sa kanyang buhay. So the knowledge of man is foolishness to God. 1 Corinthians 1:25-30. Sabi po niya sa 1 Corinthians 5:25-30, for the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. Maganda? Oh, yung kahinaan daw ng Diyos, ito yung pinakamalakas sa tao.
wala man lang sa kalingkingan. Eh kung gano'n, talaga ang tao ay walang magagawa kung walang Diyos sa kanyang buhay. Next verse, please. Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Next verse. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Kaya tingnan po ninyo yung mga disciples ni Lord God, fisherman, tax collector, o yung kanyang mga tinawag, no? Hindi yung mga matatalino, although, andyan si Dr. Luke, na example niya, kasi dito makikita din natin, kasi is humble one, no? So yung kanyang mga tinawag, hindi lahat ay matatalino, kundi makikita po natin yung kanilang background, no? Ordinaryong tao. And then sabi niya, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Verse 28. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. And then verse 29. So that no one may boast before Him. And verse 30. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Kaya tingnan po ninyo, wala din tayong pinipili sa paghahayag sa salita ng Panginoon. Kaya even sa Gen Ministry, talagang pinapasok po ng ating church. Bakit? To share the Word of God. Dahil hindi po tayo namimili. Dapat, wag na kasi yung mga tao nandun. Sila na yung mga masasamang tao, di ba? Nandun yung mga magnanakaw, murderous person, mga rapist. Inin mo na yung mga masasamang gawain. Kaya nga sila nandun. Kasi some of them talagang guilty sila. Although merong iba na hindi guilty, na pagkamalan lamang. But most of them, napunta sila doon dahil may ginawa sila ng hindi tama. Pero kahit na gano'n, no, nandun pa rin na may chance sila na mapakinggan ang salita ng Panginoon at matanggap ang biyaya ng kaligtasan. Amen. Na nagpapatunay lamang po, wala pong pinipili ang salita ng Diyos. Walang pinipili ang kaligtasan. Kundi sa sino man na magsisisi at tatanggapin si Jesus, makakamtan nila ang kaligtasan na itinagkakaloob ng Panginoon. So ito po yung magandang balita na patuloy na inihahayag at nag-umpisa sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang mga disipulo, at nung siya ay mawala sa mundong ito, nagpapatuloy and even right now. Salamat, because isa po tayo doon sa naging recipient para makamtan natin, ma-receive ang kaligtasan na ito na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? And then number 5 natin, sabi dyan, don't boast in your own understanding. Huwag tayong magmayabang sa ating sariling pangunawa. Dahil ang pangunawa po ng tao ay limited lamang po. Ang pangunawa ng Diyos ay unlimited. Kasi kung hindi po malawak ang pangunawa ng Diyos, hindi kanya mauunawaan, kapatid. Napakarami kayang mga pinagagawa natin hindi tama. Na minsan yung ating ginagawa, ito po ay hindi nakakalugod sa paningin ng Panginoon. But still pa rin, na nararamdaman po natin yung pangunawa ng Panginoon, nauunawaan po niya tayo. Nauunawaan niya kung bakit ginawa natin yung isang bagay. Hindi niya tayo kinukundem, kundi binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga, diba, sabi niya rin sa kanyang salita, no? Pag tayo yung may nagawang hindi tama, no? We need to confess. We ask for forgiveness to God, and He is
just and faithful to forgive us. So, ganun po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. So, sabi dito, don't boast in your own understanding. James 3 verses 13 to 18. Sabi po dyan sa James 3, 13 to 18, who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Verse 14. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Ito po yung mga kaugalian, mga ginagawa ng tao na hindi nakakalugod. No, yung bitterness. No, yung envy. Yan, mga masasamang ugali. Kundi sabi niya, such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual of the devil. Kaya kung hindi ka nakakapagpatawad at may sama ng loob sa iyong puso, kapatid, galing yan sa diablo na kinakailangan tanggalin mo. Dahil kung hindi yan matatanggal sa puso mo, ang pagpapatawad, ang sama ng loob, ang sakit, ang mangyayari sa iyo, dyan ka hahawakan ng diablo. Kaya huwag po nating hayaan. No? Pwede tayong hawakan ng diablo. Kung may unforgiveness, may sama ng loob, kaya just let it go. Kung ano man, yung mga sama ng loob, ano man yung kabigyanan sa puso, let it go. At ang ipalit natin ay pagmamahal na galing sa Panginoon. Fill it with love. Because love covers the multitude of sin. And then sabi dyan sa verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. And verse 18, pacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Kaya dapat mga kapatid, tayo po ay maging peacemaker sa mundong ito. Ibig sabihin, wala tayong kaaway, kundi ikaw ang nagiging dahilan para magkabati ang dalawang magkaaway. Hindi yung ikaw yung nagiging reason kaya nag-aaway ang mundo. Ay, hindi po yun ugali ng mga mananampalataya. Kundi tayo po ay tinawag pong peaceful ng Panginoon. Na tayo yung may kapayapaan at gagawa ng kaparaanan para maging mapayapa ang mundo. Kaya nga ang command ni Lord sa atin, love your enemy. So ibig sabihin, pag sinabi ng love your enemy, nagpapatunay lamang na hindi natin pwedeng awayin ang kaaway natin. Hindi mo pwedeng awayin. Maging kaaway mo. Kasi nga, love your enemy. Yan ang kumat ng Panginoon. So malalim po ang katuruan ng Panginoon. At yan yung itinuturo po niya sa bawat isa sa atin. Dahil hindi po niya nais na tayo po, no, ay nandun na magkaroon tayo ng attitude of the heart na hindi naaayon sa pamantayan ng Panginoon. Kaya yung salita niya, palagi po natin napapakinggan ito. Ang problema na kadali po natin makalimot. No? Napakinggan natin ngayon, hindi sasabihin natin, oh, oo na naman Lord, no, help me. Bukas wala na naman, nakalimutan na muna naman. And then, mapapakinggan mo na naman, ay oo na pala Lord. Isn't it? Ganun, kaya God is always reminding us, patuloy na uulit na nauulit. Kasi mula pa, isang Bible lang naman yung ating pinag-aaralan. E nakailang dekada na tayo, nakailang taon na tayo na the same Bible. Minsan pa nga, pare-parehong verse yung ating pinapakinggan every time na day off natin. Yan naman yung verse. Bakit kaya nauulit-ulit?
Ibig sabihin, no, hindi pa tayo natuto. Kaya nauulit na nauulit ang kanyang salita. Kasi hindi po nagsasawa ang Panginoon to always remind us, no, na palagi po niya tayong pagsabihan kasi mamahal tayo ng Panginoon. Gusto niya na talagang maging maayos ang buhay natin. Ayaw po niya na mawala tayo. Yun po yung nais ng Panginoon. Okay. Go back to verses 25 to 29. And John chapter 7. Sabi yan. At that point, some of the people of Jerusalem began to ask, "Isn't this the man they are trying to kill?" Verse 26. "Here he is, speaking publicly, and they are not saying a word to him. Have the authorities really concluded that he is the Christ?" Talagang question mark, ano? Naniniwala at hindi ang mga tao during that time. And then sabi dyan, asan na yung verse natin, verse 27. "But we know where this man is from. When the Christ comes, no one will know where he is from." And then verse 28. "Then Jesus is still teaching in the temple courts, cried out, 'Yes, you know me, and you know where I am from. I am not here on my own, but he who sent me is true. You do not know him.'" Sabi ng ating Panginoon. Verse 29. "But I know him because I am from him and he sent me." So hindi po nauunawaan ng mga tao nung sinasabi ni Lord na sinugo niya ako. Yan ang sabi ng Panginoon. So dito po sa verse na ito, makikita po natin na share the word of God with courage and boldness. Yan yung ating number 6. Share the word of God with courage and boldness. Ang ating Panginoong Jesus, He is our example. So nakita po natin dito na talagang nandun siya na inihahayag niya ang salita ng Panginoon. Kaya sinasabi ng tao, di ba ang tao nito, no? Between the line. No, basahin na natin between the lines, siguro sinasabi ng tao, naku, itong tao ito, si Jesus, anak na niya ng karpintero. Ordinaryong tao lang niya. Yung buhay niya, ayan, marami silang sinasabi tungkol sa ating Panginoon. Kaya no wonder, mga kapatid, no, na minsan pag nangayag ka ng salita ng Panginoon, ang nakikita ng tao, yung dating ikaw, sasabihin nila, ay, totoo ba? Na binago ito ng Panginoon, dati ito, nako, grabe ang ginagawa nito. Wala nang ginawa ito, kundi mag-chismis ng mag-chismis, sumira ng buhay ng may buhay. Yan ang sasabihin ng tao. But still, tunay po, now we can share the word of God with courage and boldness. No? Dahil naniniwala ako ng bawat isa sa atin ay may testimony. Na kung saan ay pwede po natin ihayag ang kapangyarihan ng Diyos kung paano po niya binago ang buhay ng bawat isa sa atin. At patuloy na binabago ni Kristo. Kaya mga kapatid, huwag ninyo itago yung inyong mga testimony. No, who knows yung testimony mo ay merong tao naghihintay na through that testimony, he will be encouraged. Kaya, nandun po sana yung courage, yung boldness po natin. Romans 1 verses 14 to 17. Sabi po niya sa Romans 1, 14 to 17, "I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome." Verse 16. "I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile." Verse 17. "For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith
from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Okay. So dito makikita po natin na talagang sabi dyan, I am not ashamed. No. So wag po tayong mahiya na ipangalandakan ang salita ng Panginoon na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa mundong ito at pwede po niyang gamitin ang bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, just go on. Kahit na maraming mga nagpe-persecute sa atin dyan, no, hindi nila unawaan, maintindihan yung faith natin, but still pa rin, ipakita natin sa kanila na meron tayong pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Kayuan natin ang ating pananampalataya para sa Panginoon. Okay. And the last verses, 30 to 31. Sabi po dyan sa verses 30 to 31, at this, they tried to seize him, but no one laid a hand on him, because his time had not yet come. Verse 31, he still many in the crowd put their faith in him. They said, when the Christ comes, will he do more miraculous signs than this man? So praise the Lord. In spite na medyo hati ang mga tao during that time, no? Meron yung mga nakinig. Katulad din ngayon, isn't it? Sa street preaching, inihayag ang salita ng Panginoon, marami ang nakakapakinig. No? Pag nagpa-artalkol, 5-6, at least merong lumalapit at nagpapakumbaba sa Panginoon. Yan, hindi lahat. Although, marami sa kanila ang nakapakinig. Maraming nakaupo doon, nakikinig lang. Pero hanggang doon lang. No? You ask them to come forward para ipag-pray, ayaw pa nila. Diba? Pero meron at merong nahihipo ang kanilang puso at sila ay lumalapit at nagpapakumbaba sa Panginoon. Ganun din po ng kapanahunan ng ating Panginoon. Hindi lahat. At least, meron at meron din na nanig at nanampalataya sa kanya. So number 7 natin is that, continue to put your faith in the Lord. Continue to put your faith in the Lord Jesus. Ipagpatuloy lang natin mga kapatid. Dahil tunay po, hindi po nasasayang yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Continue to put your faith in the Lord Jesus. Okay? Wala ba akong inilagay na supporting verse dyan? Meron po. Okay. John. Okay. Paki- I mean Mark. Mark. Okay, pakiibad na. Mark 11 verses 22 to 23. Sabi niya, have faith in God. Jesus answered, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. So dito talagang nais ni Lord, yung faith natin ay talagang mataas na faith. Kaya nga ang meaning po ng faith, hindi mo pa nakikita o hindi mo pa angkin ang isang bagay, pero naniniwala ka na na hawak-hawak mo. And that is faith. O, na nais po ng Panginoon. So, magpatuloy lamang po tayo. So, what are the lessons we learned? Summarize na po natin bago tayo pumunta sa ating last verse as our conclusion. So, what are the lessons that we learned? Sabi natin, in sharing the Word of God, Bible graduate is not requirement. Okay. Number 2, God is looking for those Spirit-filled. Number 3, God is the one who gives wisdom and knowledge. Number 4, knowledge of man is foolishness to God. Number 5, don't boast in your own understanding. Number 6, share the word of God with courage and boldness. And number 7, continue to put your faith in the Lord Jesus.
Jesus. At magwawakas po tayo sa verse na ito, Romans chapter 10, verses 9 to 13. Na ang sabi niya, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Hindi ba ninyo alam mga kapatid, kung may mga baguhan po, ito po yung verse na ginagawa natin. Kasi tayo mga Pilipino, mga Diyos, mga Jesus, mula pa pagkabata. Pero meron na ba yung time na we declare and we confess the name of Jesus as our Lord and personal Savior? Kaya nga ginagawa natin, no? Nandun po na pinapa-apply natin sa kanila ang salita ng Panginoon. Kaya meron tayong tinatawag natin sinner's prayer. We lead them in a prayer that they accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Kasi yun ang sabi niya sa Romans 10, verses 9 to 10. Kaya kayo mga kapatid, no, ang pamilya ninyo, lead them in a sinner's prayer. No, lead them in a sinner's prayer. No, para at least they declare, because you know that prayer is very powerful. Hindi mo lang alam mo anong gagawin ng Panginoon. Because as we declare and as we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, dumarating sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya mahalaga po yan. Okay, verse 11, sabi niya. As the Scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Verse 12, for there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. And verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya mga kapatid, ganyan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran, na kayang-kaya niyang iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya patuloy lamang po tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Kahit na maraming testing, kahit na maraming trials, hirap na nangyayari sa buhay, ang mahalaga po ay meron tayong Kristo na nag-ahari sa buhay natin. And everything will become alright because si God aayusin po niya ang mga dapat ayusin sa buhay natin as long as totally ang pagsasubmit po natin sa Kanya at totally na hinahayaan natin na Siya ang ikilos sa buhay natin. Amen. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita na tunay nga po napakadakila mo, Panginoon, na patuloy na tinuturuan mo po kami, O God, para hindi po masayang ang aming paglilingkod sa iyo. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo nga po ang bawat isa, O God, na maging daluyan ng pagpapala, most special, O God, sa paghahayag ng iyong banal na salita, na ang buhay po namin ay maging living testimony, O God, sa mga tao na kapaligid sa amin, na tunay makita kanila, Panginoong Jesus, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na tinanggap namin sa aming buhay. Panginoon, salamat, O God, dahil hawak-hawak po namin ngayon, O God, ang biyaya ng kaligtasan na kung saan, O God, sinabi mo sa iyong banal na salita that we need to work out our salvation with fear and trembling. Kaya tulungan mo po kami, turuan mo po kami, Panginoon, ng mga dapat po namin gagawin sa aming buhay upang sa ganun sa pagdating ng takdang panahon, makakasama ka namin, Panginoon, at makikita ka po namin, Lord God, ng buhay. Maraming salamat po Diyos at ibinabalik ko po sa iyo mataas na pagpuri sa pangalan ni Jesus. Amen.